pinamagatan ko pala itong Japanese treasure, Old Acacia Tree, Assessment 359. At panoorin muna natin ang maiksing video ng kasamahan natin kung saan nagsorbi siya sa area niya. Pero maganda ang history sa area ni Sir dahil mismong lolo niya ang live winter kung saan nakikita ang mga Japanese Imperial Army sa kanilang lugar noong World War II. At nandito ang puno ng akasya. Sa palagay ko, ang pagkasabi ni Sir, medyo matanda na itong punong ito. At nandyan na yan noong sila ay bata pa at may edad na si Sir. Tatlong magkahilirang puno yan, mga katits. May napansin rin ako dito kung saan binidyohan ni Sir ang kakaibang hugis ng bato na nakatingin sa isang direksyon. Panoorin muna natin ang video niya kung saan ito ay nasa isang puno na putol na. Ibig sabihin, ulitin natin, ito ang hindi pa naputol. Sa bandang giliran niya, banda rito, may isang puno na putol na. At ito yan. Ayan ang punong yan. May pagbabasihan tayo dito sa directional sign. Base dito sa isang bato, malapit sa mismong punong ito. Ayan yung punong yan. Meron or mayroong bato na parang hugis palaka. Ayan ang batong yan. Hop, kung mapapansin natin, mga katits, para talaga siyang hugis palaka. At ang direksyon niya kung saan siya nakaharap papunta sa area na yon. At ang area na nasa unahan na tinitignan ng batong ito, nandoon ang isang puno ng akasya. Panoorin natin. Kakaibang bato ito dahil parang hugis palaka pero may katabi. Ayan yung katabi niya. So maditotal, magkarugtong sa bahaging ito, bandang giliran or gilid ng batong ito. Bibigyan natin si Sir ng idea. Panoorin muna natin ang video. Pinaliwanag pa ni Sir na may tapyas ang bahaging ito. Nangangahulugan ito, mga katits, na may pinapahiwatig siya or may tinutukoy siya sa parting yon or sa area na nasa unahan. Mahagip sa kamera sa video ni Sir ang isang puno ng akasya at medyo malaki-laki ang punong yan. Op, ayun mga katits, ang punong ito ang tinutukoy ko. Ituloy natin. Hindi lang kasi napuntahan ni Sir or hindi man niya nalapitan ang punong ito. Ganito ang gagawin, Sir. Simula sa batong ito, magkumpas ka or gumamit ka ng kumpas. Simula sa batong ito, ulitin ko ulit, gumamit ka ng kumpas. Dito mo ilagay ang kumpas mo sa ibabaw. Bantayan mo kung ano ang direksyon papunta sa punong yun na sinasabi kong may lumang punong akasya na malaki, kung naka north side ba. Sulat natin north side. Sa madaling salita, dito banda ang north kasi ang direksyonal niya papunta doon. North. Uy, ayan, south. At yung bahaging yun, kung hindi man siya saktong north, pwede rin na dapli siya, Sir, nasa pagitan ng north east. Pwede ang direksyon na yon. Ngayon,
At ganito ang gagawin, sir. Simula sa puno ng akasya na ito, dahil ito ang tinitignan ng bato. Ayan, papunta doon sa punong ito. Gumamit ka ng kumpas. Hindi kasi hanapin natin ang magandang pagkakuha. Ayan, gumamit ka ng kumpas sa mismong punong yan. Punteryahin mo agad ang 13 degree. Ibig sabihin, ipalagay natin, dito ka nagkumpas sa puno, sa baba niya. Ayan, ulitin natin. 13 degree. Halimbawa na lang, ito ang direksyon papuntang 13 degree. Magsukat ka agad ng 27 feet. 27 feet. Ayan ang linya. 27 feet. Yan ang linya na naglalagay sila ng deposito dyan. Kung may locator ka, i-locate mo yan. Dahil hindi na magkalayo ang pinaglagyan ng deposito. Pero kung ako nasa actual yan, ganito ang gagawin ko. Puno. Ito yung puno ng akasya. Papunta sa taas. Sukat agad ako ng 29 feet. Papunta doon. Kung ito man ay nakabiring sa 13 degree. 13 degree. Magsukat ako nito ng by 3. 3 feet. Malakihan. 3. Isang metro. 6 feet, 2 metro. Ay mali pala, hindi pala metro mga katits. Yarda pala, 1 yarda, 2 yarda, 3 yarda, 9. By 3 ang ginagawa kong sukat. Or by 1. 1 yard, 1 yard. Binabantayan ko dyan kung may sign ba ako makita malapit sa mismong puno papuntang 27 feet palayo. Ayan. Pero kung may locator ka, i-locate mo ang bahaging yan. Dahil dyan lang talaga sila or ito lang talagang bearing line na 13 degree na nagbibigay sila ng deposito malapit sa puno base sa experience ko. Yan ang final assessment reading ko dito, sir. I-try mo. At dito naman tayo sa nakwento mo base sa dito pala tayo muna sa hukay ninyo. Kung nakuha man ninyo ang sign na ito na parang horseshoe. Ayan o. Batong naka letter U. Supporting sign ito, sir. Or indicator sign ito. Dahil hindi pa ito masyado malalim mga katits na may malaking posibilidad na hindi nag-iisa ang depositong nakalagay dito sa areyang malapit sa mga akasya, tatlong akasya. Ayan ang final assessment reading ko. Pero kung gusto mo ng mababaw, patsambahan, sundin mo yung 13 degree malapit sa puno ng akasya. Yan ang maipapayong kaibigan ko sa iyo. At doon naman sa sinabi mong malapit sa sementeryo, ngayon ang gagawin. Ganito yan. Kung alam mo ang plastada ng sementeryo, itong palagay natin, ito ang kabuang lugar ng sementeryo. Magkumpas ka ulit sa gitna. Bantayanan mo or bantayan mo ang mga kantuhan kung hanggang saan ang kanto ng sementeryo. Punteryahin mo ang northeast area. Ulit. Kung dito man papunta ang northeast area, kailangan alam mo ang pinakadulo or pagitan ng sementeryo, yung sinauna na hindi pa nagalaw or hindi pa nabago, yung sinaunang plastada niya. Pagdating sa pinakadulo, ibig sabihin labas na yan. Papuntang northeast area,
hanapin mo ang lumang punong kahoy tulad ng balite sa labas ng sementeryo. Ayan ang bantayanan kung mayroon man. Nandyan lang malapit ang deposito sa lumang punong balite labas sa sementeryo. Simula sa gitna, ulitin-kulit, magkumpas. Papuntang northeast area, labas ng sementeryo, hanapin ang lumang kahoy na balite. Kung naglagay sila ng deposito sa area na yan, sa may sementeryo, nandoon sa labas, malapit sa lumang punong kahoy. Mababaw lang yan pag natsambahan ninyo. Yan ang final assessment reading ko dito sa area mo. Okay, sa pagtatapos dito mga katiits, sana nabigyan natin ang tamang gabay at target ang isang kasama natin at mahanap niya ang target sa area niya. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katiits.